Yeah! Good morning mga kapangarap, no? So ngayon, medyo mamaya papasok ko hapon. So tignan nyo ang ganda, medyo natutuyo na yung ano. Yung nalulusaw na natutuyo na. Medyo nalulusaw na yung mga ice. Kasi maaraw na. Spring nga kasi. So pag spring kasi, ito na yung time na nalulusaw na yung mga snow. Ayan, no? Diba, nung nakaraan mga pangarap, kung mapapansin nyo doon sa mga videos ko, dito sa likod bahay, punong-puno ng snow dito, ayan o. Pero ngayon, kita nyo, wala na. Nalulusaw na siya. So ito, sabi ni kuya, galingan ng mga puno dito, isa yung mga damo dito eh. Kasi, sabi niya, nag-uumpisa na daw na tutubo ito, so magiging green to. So unti-unti, ayun, nakikita niyo mga pangarap, oh. Matubo na siya, nagiging green na siya, oh. May konti-konti na siyang green. So ibig sabihin, ano na siya? Ang magiging green na to para tong magla-landscape ang labasan. So ang galing dahil kaya nilang mabuhay sa malamig tong mga damo na to. Tapos pagdating ng spring, unti-unti nabubuhay sila yung mga damo. So, syempre mas maganda 'to pagdating ng summer. So, ngayon is April, 'di ba? April. March. April. Sa March nung March, medyo meron pa. So, March, April nag-start na yung spring. May, June, pagdating ng June, yun naman yung summer. So another 2 months na naman. So 2 to 3 months. So ang mangyayari June, July, August, yun, magfo-fall. Magfo-fall ibig sabihin yung mga puno, syempre 'di ba, namunga. Namunga na, or sabi nga nila may mga mansanas daw nga diyan sa gilid-gilid. Ngayon lang ako makakita ng puno ng mansanas. So magiging green yan. So syempre bubunga yan, yung mga puno na yan. Tapos di fall, di ba? So pagdating na naman ng bare months, doon na naman winter na naman, tapos pasok na naman ng next year. So ganun yung season dito mga kapangarap. So ayun nga, this is our first time na makita yan. So ngayon nag-i-enjoy tayo sa ganda ng klima. Makikita nyo yung araw, totok na totok, oh. Masarap yung hangin niya, parang Baguio feels lang. Sakto lang, hindi siya yung sobrang lamig, hindi rin siya yung sobrang init. Kaya ngayon mapapansin nyo, medyo pa-spring tayo, ano na rin tayo, attire na rin tayo. Kung tutusin, naka-short na nga lang ako, eh. Then ilalabas na rin natin yung mga shoes natin na pang summer din, kasi nandun sa sasakyan, kaya ginagamit ko muna tong pang winter shoes ko. Yun. So ngayon, siguro magla-landscape na to. Susunod. So kunin ko lang yung vacuum dun sa sakyan, dahil maglilinis ako ng sasakyan. Sayang yung ganda ng klima. So total mamaya pa naman yung aking pasok. So kagigising ko lang. And medyo may lakas ako para maglinis ng konti ng sasakyan. So pag nalinis ko yung loob, kasi dito mga pangarap, walang interior na linis ng sasakyan, di katulad sa Pinas na mayroong interior na naglilinis dito. Wala, ang nililinis lang dito sa labas lang. Ipapakita ko sa inyo yung vlog na yan kung paano nililinis yung ating sasakyan ng automatic. Kasi hindi uso dito yung may maglilinis na sasakyan mo, na katulad dyan, nababayaran mo ng around 150 to 400 to 500 pesos or mas mataas pa, depende sa detailing ng sasakyan. Dito hindi uso yan, hindi uso dito yung mga ganyan. Kasi pagdating ng winter o pagdating ng mga nag-snow na, diba, mapapansin nyo laging basa yung kalsada, tapos nilalagyan nila ng asin yan. Tapos syempre yung epekto nun, nagpuputik. Kaya nilalagay ng asin yung kalsada para yung snow madali siyang malusaw. Kaya mapapansin nyo yung kalsada minsan punong-puno ng snow sa gilid.
sa ng kalsada, pero sa kalsada mismo hindi, kasi mini-maintain yan ng government ng Canada, kasi yun nga bawal, mahirap mag-drive ng sobrang snow. So ganun, may mga pagkakataon na sobrang lakas ng snow, yun minsan talagang magda-drive ka ng snow, pero on that day din lilinisin din ng ano yan, nang may taga ano sila, taga-tanggal sila ng snow, tapos nilalagay ng asin para hindi yan na yung baga madaling malusaw nga yung snow. So ayun, mga pangarap, ipapakita ko sa inyo kung papaano ko lilinisin ng aking si Ford yan, papaano natin lilinisin si Ford, yung interior lang niya. Ngayon pag nalinis natin yung interior niya, that's the time na para linisin naman ang kanyang exterior, which is actually ilang beses na, pangalawa, pero papakita ko pa rin yung previous na linis ko sa kanya. Sabi nga ni Kuya, sayang yung pera ko doon kasi around magkano rin yun, sabihin ko nang nasa $13 to $14 o $15 sa atang pinahid ko doon, tapos syempre basa, so pagkalabas ko basa yung lugar, so may kinda naputikan ulit siya, so hindi siya sulit, diba? Pero ang maganda kasi doon, hindi mo naman kasi pwedeng i-stack lang yung sasakyan mo na matagal na hindi nalinis, dahil yung asin kakapit. Ngayon yung asin kapag kumapit yun, ang mangyayang tendency ng sasakyan mo, nagkakalawang siya. Kaya mapapansin nyo, halos lahat ng sasakyan dito, yung ilalim, yung kawawa yung under chassis niya, pati yung mga gilid, dahil tawag dito, mayroon siyang asin, kumbaga kinakalawang siya. So ayun, mga pangarap, no, so binigyan ko lang kayo ng brief na idea o information about sa mga nangyayari dito this first year natin, no, kasi wala, na-enjoy lang natin kasi ito rin yung first time na nag-spring tayo dito sa Canada. So alam nyo naman, kapag first time is napakaganda ng pakiramdam kasi syempre bago sa'yo, di ba? Pero itong spring na to, pwede nating ipagpalagay na parang ano siya, parang Baguio lang siya or Tagaytay feels, sa mga around negative, ano ba ngayon, negative 4, negative 1, mga ganyan. So kung kaya na nating lumabas ng nakashort, nakapots ba ako kasi winter pa ako kasi yung sapatos ko nga nandun sa sakyan, yung pang ano natin. So mag-ready na rin tayo dahil siguro yung mga get ano, uy, ay, namamatik ako ng bahala dyan kasi ano, kinukuha na pala ni Kasi yung ano, yung kanyang ayating vacuum, mapaw nga. Ano natin eh. Tinukuha mo na pala, akala ko naman may ginagawa ka na. So ito yung papel mo sa Kuya. Oo, mga lakas nga ito. Ito, kailangan ko ba ito? Pasok ko lang ito. Iwan nyo na po yung box, baka mabasa. Sige, ako na dyan. Sige, dito maglakad kayo, i-vlog ko kayo. Doon po. Nasa, nalagi niyo po doon sa ano. Extension. Yun na, mga pangarap, no, to si Ford. Oh, yan. Oh, thank you, Kasi, ha, thank you. Oh, nasa raduan ka na. Yan.
So mapapansin nyo, yan yung sinasabi ko kanina, na kailangan nililinis nyo yung ilalim kasi kakalawangin yan. So okay lang din na from time to time lilinisin natin yung o papaliguan na. Nakita nyo yung mga nagbabike? Ay no. Nakita nyo na? May mga nagbabike na oh. So yun din ang target natin mga pangarap, para makatipid tayo sa gas. Kasi ang trabaho natin, diba yan, commercial space. Tatawid lang tayo dun, dun na yung trabaho natin. So hindi natin kailangan magsasakyan talaga technically. Kaya lang tayo nagsasakyan dahil yun nga, hindi ka pa pwedeng pag winter, hindi ka pa pwedeng sa labas, sobrang ano, sobrang lamig talaga. As in. Okay? So yan si Ford oh. Oh. So tara, linis na tayo mga kapangarap. Oh, wala na, kukunin lang natin ating sapatos. Kunin natin ang ating sapatos kasi dito ko nilalagay yung mga sapatos ko. Total, lagi ko naman siyang dala. So dito sa likod, ay. Yan. So dito. So yan, mga pangarap, pag hindi mo na maintain yan, ang tendency niyan, mga ngalawang yan. Kaya kawawa, kawawa yung mga ilalim mo. Yan o. Mga kalawang na yan. Yan o, kita niyo yun. So, pag nangalawang yan, o syempre, lalaki yan, di ba? So, masisira, isasakyan mo. So, ito ang ating, actually, mga sapatos ko nilalagay ko dito eh. Ito yung pangmasok ko to. Pwede naman to. Kaya lang pang formal kasi to eh. So it, meron akong puti doon na sapatos, no? So meron akong black. Ito black. So syempre dahil mahilig tayo sa black, at the same time gamitin natin itong Air Max na bigay sa atin ng ating utol from Australia. Eh baka makalimutan ko na naman to. So yan, ang ating utol sa Australia. Shoutout sa iyo, Utol Jefferson Punciano. Ito, gagamitin ko na kasi ito, ginagamit ko itong sneakers na to. Ay, itong sapat. Itong sapatos na to. Ito kasi pinang sa papasok ko talaga, pantrabaho, workload. So, magkala ba bili ko dito? Alam ko, nasa $99 to. Nakalimutan ko na. Yan ang pinapapasok ko. Para multi-purpose na siya. So anyways, so ito nga pala mga pangarap, share ko lang din sa inyo. Itong windshield washer na yan, no? So kailangan ganyan ang binibili mo. Kasi pag tubig lang ginamit mo dito yung windshield mo, ang tendency niyan, maninigas siya, maging yellow lang siya. So kailangan meron siyang negative 35 kung kaya niyang kaya ng hangin o ng lamig na i-carry yung windshield o yung tubig sa windshield mo. So kailangan meron kang negative 35 washer fluid yan ah. So kasi yun nga, anyways. So hindi pa yung plator ni Kuya. Kasi lagi tayong mahina ang gulong, laging lambot. Anyways, tanggalin natin to. And ilagay na natin tong ating sapatos. Yan. Tapos gamitin natin ang ating Air Max. Oo nga, dinisin muna natin itong sapatos na to. Parang dapat ano. Dapat ano to, malinis to. Ayan na, ito ang ating pang winter na shoes. So lagay muna natin siya dyan. Ito naman, kapag kung sakali naman kailangan natin mag-apply ulit sa mga offices, yan, nandito lang yan, yung sapatos na yan. Siyempre, formal dapat, di ba? So, ngayon, balik natin to. Tingnan yung puti na yan ulit. Yan, dyan lang yan. Yan, so, ganyan lang. O, dyan na siya. O, sapatos. Mamaya, alisin natin ulit yan kasi lilinisin natin yan. So, it's time to linis na. Vacuumin na natin.
So, babacuumin na natin ang loob ng ating sasakyan. Tingnan nyo, gano'ng kadumi, oh. O, diba? Yan, ang mangyayari sa inyong sasakyan. Kapag ganyan, bandume, di ba? O, bandume, di ba? So, ayan, makakapangarap. So, linis na tayo. So, ayan, makakapangarap, no? So, ba? Sobrang dumi. So, lapas natin itong mga to. Palat. Bato. Ah, kailanganin natin yan. So yan. Dapat pala kumuha ako ng sanitizer. Anyways. Tanggalin natin itong mga to. Kasi sobrang kailangan natin ng mas. Pangarap, no? Tingnan nyo na. Medyo luminis na siya. So, ganyan lang ano rito. Kasi walang interior, eh. Walang interior sa naglilinis dito. Detailing. Hindi uso. Kaya, ganto-ganto. Ganto-ganto lang ang diskarte. Tapos na rin yung kabila, no? So, punas-punas na lang. Yeah. Punas-punas. So, mga pangarap, dito naman tayo sa likod. Whoop. A little longer than a few minutes later. Oh, ayun, makakapangarap, no? Naibalik ko na ulit yung ano, DeWalt na vacuum. Ayun, oh. So, salamat kuya sa pagpapairam niyan. So, ang sunod natin gagawin ay pupunasan na ngayon natin yung loob ng sasakyan sa mga gilid-gilid. Ready lang tayo ng ano, ng sabon,
para mapunasan natin yung loob, no? Oh, grabe. Talagang mararamdaman mo na yung sikat ng araw. Mahaba rin pala ang ano rito. Spring and summer. Siguro mga half of the year din. Okay din. Kumbaga parang meron kang four seasons na mararamdaman every year. No, hindi lang sa Pinas kasi dalawa, diba? Rainy season saka ano lang, summer season lang. So dito may apat, no? So ngayon ay spring, susunod ay summer, and fall, and winter. So ayun. Wow. So at least nararamdaman natin yung ganyang klaseng season. So ang sarap mabuhay kapag ganyan, no? Iba-ibang season. Parang buhay lang natin yan. May kanya-kanyang season lang. So may time na tatanim ka. Parang pangarap yan, di ba? Pangangarap ka. Siyempre, pag nangarap ka, diyan magsisimula yung idea. Then, siyempre, hindi naman matutupad yung pangarap mo kung hindi ka naman gagawa ng aksyon. Di ba? So, diyan ngayon, yung magtatanim ka ngayon. Kumbaga, i-invest ka. Kahit ano. I mean, sa invest, yung tipong gagawa mo ng aksyon kung ano yung pangarap mo. Yun yun. Kumbaga, mag-i-invest ka ng time doon sa pangarap mo. Siyempre, the long run, darating yung season na makikita mo na unti-unti na unti-unti mo nang nakakamit yung pangarap mo. So, yun yung pangatlong season. And siyempre, yung pang-apat na season, ayan na yung anihan na tinatawag natin. Yung anihan na kung saan lahat ng pinagpaguran mo nung nagsimula kang mangarap, magplano, mag-take action, and syempre dumaan sa proseso ng di madali yan. Lahat, walang madali sa mundo. Lahat pinaghihirapan. So naniniwala ako na lahat may effort. Lahat ng achievement na nakukuha natin sa mundo, lahat yan binibigyan ng oras, binibigyan ng effort, binibigyan ng patience, dugot pawis ang ginugugol mo dyan. So walang instant na ano, na makukuha mo na swerte mo, manalo ka lang sa loto, no? Pero syempre may effort din sa pagano, 'di ba? Tumaya ka, 'di ba? Nag-invest ka rin ng pera doon, yung perang pinang-invest mo sa pagpataya ng kung ano-anong sugal o loto 'yan na ano, syempre 'di ba pinagpaguran mo rin, parang ganun lang din 'yun. So syempre tumaya ka, nanalo ka. Oh, may chance sa loto kasi wala. Kumbaga may possibility na hindi ka manalo, so sayang yung pera mo. So dito, pag nag-i-invest ka, syempre kailangan mo yung strategize lahat. So hindi lang, pag sinabi natin investment, hindi yan ano, hindi yan pera-pera lang, hindi. So pag sinabi natin investment, pag sinama mo ng pera, sasama mo ng effort yan, sasama mo yung strategy yan, ipag-iisipan mo kung paano mo makukuha yung pangarap mo. So it's a long process, hindi yan basta-basta makakapangarap. So ganyan, makakapangarap. So parang four seasons lang ng ating nararamdaman ngayon. So galing natin, tinugman natin, no, kung ano yung mga seasons ng ating life. So pag paunti-unti, magiging regular mong makakasanayan yan, magiging consistent ka dyan, and bawat pangarap mo, ganun ginagawa mo. Unti-unti, tignan mo, malalaman mo, nandun ka na sa dulo. So, ano ko, naniniwala ko na ang buhay natin, ano eh, planning yan. Planning. So, lahat pinaplano natin yan. Kung wala kang plano, wala kang patutunguhan. So, alam mo dapat kung saan ka pupunta. Alam mo kung anong direction mo. Alam mo kung ano yung purpose mo. Alam mo kung saan ka umuhugot. Alam mo ba't ka saan ka gumigising. Di ba? Ba't ka gumigising sa umaga, ano ang purpose mo? Di ba? Hindi yung parang gigising ka lang na, okay, gising, trabaho. Yun, kaya tayo tinatamad eh. Kaya tayo tinatamad minsan dahil ang pakiramdam natin, walang purpose yung ginagawa natin. Parang kakain tayo, matutulog, papasok sa trabaho. Alam niyo yung mga ganun, di ba? Kaya minsan nawawalan tayo ng gana. Pero pag alam mo yung purpose mo sa buhay, alam mo ano yung saan ka umuhugot, alam mo ano yung purpose ng ginagawa mo, araw-araw motivated ka niyan. Sigurado ako. So syempre, may factor yung mga paligid natin, di ba? Totoo yan, may factor talaga yan. Kasi mahirap mag-compare mga pangarap.
pero that's the reality. Talagang may factor yung, kunwari yung, for example, the minimum wage natin, no, sa Pinas. Kung susumahin natin sa gastusin talaga pang araw-araw, hindi talaga siya sasapat. So, yun lang naman. So, siguro kaya minsan tinatamad na rin yung ating mga empleyado and yung iba nag-abroad na rin. Kasi pakiramdam nila, times 3, times 4, times 5 ang kanilang sasahurin kung sakaling mapunta sila sa ibang bansa. Which is, yun yung dyan naman papasok yung financial literacy natin na tinatawag na currency matters. So, talagang may factor yung currency, especially kung nasa abroad ka tas ginagastos mo yung pera mo sa Pilipinas. So, may mga ganun. So, well, siguro na long experience natin sa 35 years nating nabubuhay sa mundo. So, medyo na-assess na natin yung mga bagay-bagay and medyo na-i-strategize natin kung papaano, no? Kung papaano natin gagawin ang ating buhay ng tuloy-tuloy, no? Hindi naman masagana. Ay, sa bagay, hindi naman ganun kasagana. Masagana, oo, pero hindi siya yung parang yung katulad ng iba na siyempre yung sobrang sagana talaga. Tama lang, yung sapat lang, di ba? Saktuhan lang, ganun. Pero at least nabubuhay tayo ng normal, nabubuhay tayo ng nabibili naman natin yung gusto natin kahit paano, di ba? So, yun lang. And yan, mga pag-uusapan din natin yan sa mga susunod, no, mga pangarap. Kasi, ano yan eh, tuturo ko naman, ako, ewan ko kung okay sa inyo na mag-share ako sa inyo kung paano yung mga strategy na ginagawa ko. Para at least kahit paano ma-maintain natin yung ating ma-sustain natin yung pamumuhay na hindi naman ganun kasagana, pero at least nabibili natin or nabubuhay tayo ng maayos, no? Hindi natin iisip na kung ano yung bukas na masyado ganun, kumbaga parang ngayon yung parang kahit paano may kinakain tayo araw-araw, ganyan, okay naman ginakain natin, okay naman ang trabaho natin, okay naman ang daily living natin, yung tipong ganun, di ba? Tapos syempre, meron tayong mga future plans na gusto natin, syempre yung katulad, ibabangga ko na naman dun sa anihan, yung sinasabi ko na may time to kukunin na natin kung ano yung pinaghirapan natin. So yan yung time na siguro mag-aanawin tayo somewhere dito, no? So marami tayong mga gustong gawin, syempre kailangan nating gawing makabuluhan ang ating buhay, kailangan nating kaya ang aking tagline is Founder the Explorer, kasi ako naniniwala talaga ako, mga pangarap, na ang mundo yan ang ating bahay. Hindi tayo bibili ng bahay, for example yung bahay, di ba, pakiramdam natin ito na yung bahay natin, no? Hindi, siguro ano, para sa akin ang mundo yan ang bahay natin. Ako nga minsan nga gusto kong matulog sa mga, yung pag nag-hiking kami sa Pinas, di ba, minsan gusto kong matulog doon, yung mga nag-ano ko, yung nagtetent-tent eh. Yan somehow, tas pagising mo nandyan yung bundok, di ba, kalikasan, yan ganyan. Minsan pagising mo nandyan yung beach. So yun yung mga dapat na inaano natin, kasi minsan lang tayo mabuhay, mga pangarap. Gawin na natin yan. Hindi tayo nabuhay para lang sa bahay, di ba? Para dito-dito lang. Kumbaga sa ano, kailangan nating explore kung ano yung mundo. So, ayan, mga pangarap. So, medyo malawak ang ating pangarap and medyo ano, pero naniniwala ko paunti-unti makakamit natin 'yan. So, ngayon, ayun, moving forward, mga pangarap, no? Mag-ano na tayo. Maglinis na tayo ng ating sasakyan. Ulit, pupunasan ko lang 'yung loob, tapos kukunin ko na yung mga ano gamit sa loob, yung pang sabon ba. So ayun, mga pangarap, no? So kami ulit, bye. A little longer than a few minutes later. Ayun, mga pangarap, no? So ngayon gagawin natin ay pupunasan naman natin ng mga wow, sinabasa na yung mga motor, ha? Ah.
Nasaan na natin itong mga to? Buwan! Ayun, mga pangarap, no? Medyo natapos na natin punas-punasan yung loob ng ating Ford. Si Ford, no? So ngayon, may binigay si Kuya na ano, parang mat. Kukunin lang natin. Oh. This is our outfit for today. Mga shirt na lang tayo kasi sa maganda na yung paano ngayon. Prima. So, kunin natin yung mat. Mm-hmm. Ito yun, ayun. Wait. Ito. Ay. So, apat din. 1, 2, 3, 4, 4, 5. So lagay natin to doon. Malinis naman to eh. So kita niyo yung landscape ni Kuya, 'di ba? Oh, may paganto-ganto pa oh, landscape. So lagay na natin to doon. Tapos mamaya magpapakarwash naman tayo para malinis naman, tignan to si Ford, no? Okay. So this is it. Ah, lalagyan na natin siya. A little longer than a few minutes later. Oh, yun mga pangarap, no? Bali nalinis na natin ang ating sasakyan. Yeah. Punasan na natin siya. So, tingnan nyo. Oh, di ba? Kahit pa paano, malinis na, di ba? Oh. Yung loob. Malinis na natin siya. So, ayan, mga pangarap. Medyo, ngayon, medyo papasok tayo ng maaga para ipakarwash naman natin siya. Ikakarwash naman natin siya ngayon. So, yun, no? Wow, ha? Okay. So let's go. Sa go. Ready na rin tayo. Oh, ayun mga kapangarap, no? Natapos na tayo maglinis dito sa loob ng ating sasakyan, no? Oh, ha, 'di ba? So ngayon, dadalhin ko naman kayo doon sa car wash, yung automatic car wash para sa exterior naman. So kaya medyo pumasok ako ng maaga ngayon para medyo meron tayong time na maglinis ng exterior. So papakita ko sa inyo paano maglinis ng exterior dito, no? Anyways, wala ano pa ba? Oh, wala na. Okay naman, oh. Maganda na 'yung ating interior, malinis na. So, after nito, papasok na tayo sa trabaho. So, sulit ang isang araw natin. Okay, mga pangarap. So, mamaya ulit. Okay, bye-bye. A little longer than a few minutes later. Mga pangarap, dito manual ang linis. Pero dito, pinakita ko lang sa inyo na dito is manual. So, meron din silang manual, pero ikaw pa rin maglilinis. So, ano mo yan dito, magbabayad ka dito.
So, minimum 1, oh. Okay. So, lang. Bali, babasahin lang natin siya. Let's continue. So, yun lang. Hindi ko mabibidyo ang mga pangarap. Pero, may video ako dito kasama ko si Kuya last time. So, papakita ko rin sa inyo yun. Pero for now, ako muna. So, kailangan ko nga sigasuhin ito muna, no? Okay. Rock and roll. Mamaya, pakita ko rin sa inyo. A little longer than a few minutes later. Mga pangarap. So, iniprayan lang natin yan. So, ito na si Ford ngayon. Ha? So, ayan. Ayan lang. So, may sabon dyan. May tubig. So, may foam. So, depende sa'yo. Pero, nilalagay mo lang doon. So, kailangan mo ng barya. Okay? Then, ano pa ba? Yun lang, ipakita ko sa inyo yung full video nito kung paano dito naglilinis. So, may dalawang type ng ano dito, ng paglilinis. So, may manual, may automatic. So, ito yung manual o so, maglilinis. So, ayun. So, ayan. A little longer than a few minutes later. Ayun, mga kapangarap, no? Kita niyo yung araw, grabe, no? Sikat na sikat. Ha, ano na talaga? Maganda na klima dito, mga gantong month. Ha, so yun, natapos na nating linisan si Ford ito. Ayan, ay itsura niya, pagkalinis natin. Ayan, diba? So yun mga pangarap, no? Ngayon, dito tayo ngayon sa ating pinagtatabawan, no? Sa pub. And yun, please don't forget to subscribe our channels, no? Sa YouTube, ayan, Founder Gemini TV, ganun din sa ating TikTok, ayan, Founder Gemini TV din. And of course, syempre, sa ating mga FB page, no? So, Jason Ponciano and Founder Gemini TV Certified. So, ayun, mga kapangarap, no? To God be the glory. So, yun, okay na yung klima ngayon. Mapapansin nyo, hindi na ako naka-jacket. Tapos medyo kaya na natin lumabas sa, yun nga, sa labas. So, kasi ano na siya eh, klimang maayos na siya. Hindi na siya yung sobrang lamig na klima. So, ano ba ngayon? April na ba sa April? Hindi ko na alam kung anong araw ba sa April. Siguro 10, 11 something yan. Hindi ko mataalala eh. Verify ko, April 11, 2023. So, rock and roll mga pangarap, to God be the glory ulit. Okay. So, till next time mga pangarap, no? Okay, peace out. Bye-bye.